magbalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na laing sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Araw po ng Martes, ay ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Atin pong isama ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong na buhay ay nanaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla ng mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayong siya'y namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di tinuturing ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat pinagbili nila ang kanilang lupa o bahay o pinagbilian ay binigay sa mga apostol at pinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang libitang taga-Tsipre,
kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabi, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at binigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pintuan. Kahit anong gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo'y matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ikaw ay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Ang anak na tao'y dapat na itampo sa itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan naparuroon. Gayon din ang bawat ipinanganganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasasaksihan ang pinatutuhanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa banal na kasulatan, mula lumang tipan hanggang bagong tipan, iba't ibang imahe ang ginamit para ipakilala ang banal na Espiritu. Minsan ay nagmumukha itong kalapati, mukhang tubig. Minsan ay alapaap,
at marami pang iba. At ngayon sa ating Ebanghelyo, ipinakilala ng ating Panginoon ang Espiritu Santo bilang hangin. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, nalalaman ninyong may dumarating na hangin, subalit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at saan paruroon ang hangin. Ito ang Espiritong Banal, ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Ano nga ba ang ginagampanan ng Espiritu sa ating buhay, na kung saan ang kausap ngayon ng ating Panginoon ay si Nicodemo? Kahapon ay ito din ang ating main character, at hanggang bukas siya pa rin ang main character ng ating Ebanghelyong babasahin. Ang nagiging ganap ng Espiritu sa ating mga buhay ay siya ang gumagabay sa atin. Minsan naalala ko patungkol sa pagdating ng mga problema na naiinkwentro ng tao, kung bakit sinasabihan po tayo na huwag magdedesisyon na nakabase sa emosyon. Kung hindi pagdating sa kung saan ay nasa dilema ka, dapat ikaw ay manahimik muna bago magdesisyon. Ang katunayan dito ay may isang seminarista na gusto nang lumabas sa kanyang pormasyon sa seminaryo dahil mayroong crisis. Crisis sa academic, crisis sa pakikitungo sa kapwa doon sa loob ng seminaryo, hanggang sa lumapit siya sa rektor. Ang sabi niya ay, ako po'y magpapaalam na, parang hindi ko na kaya. Sabi sa kanya ng rektor ay, huwag kang magdesisyon sa ganitong sitwasyon. Ang gawin mo, mag-discern ka muna, manalangin ka, anyayahan mo ang Espiritu Santo, nagabayan ka. Dahil tumpak ang ibibigay sa iyong kasagutan. Ginawa ng seminarista, pagdating ng kalawang linggo, pagkatapos na siya'y ipapag-discern ng rektor, bumalik ang seminarista sa opisina ng rektor at ang sabi sa kanya ay, hindi na po ako lalabas, Father. Naging pari ang seminarista na iyon at ang kanyang patutuo, kung hindi sana in-advise ng pari na mag-discern sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi sana siya naging pari. At malamang siya'y nakapag-asawa. Anyway, vocation din naman yun, sabi niya. Subalit, ang kinakailangan dito kung saan ka itutumpak ng Diyos, kung saan ka tinatawag ng Diyos, at yun ang iyong tutugunin. Sa inyo pong mga mag-asawa, kadalasan ay nagdidesisyon kayo sa crisis. Mismo at the time, sasabihin ninyo sa inyong asawang, maghiwalay na tayo, mag-impake ka na, huwag ka nang babalik dito. O kung ano pa ang masasakit na salita na sinasabi ninyo, dahil yun sa emosyon, pagka ang tao nagpapadala sa emosyon, 99% yun, hindi maganda ang kalalabasan ng kanyang desisyon. Subalit kung kayo'y mananahimik muna at pag-iisipan ng makailang beses ang inyong binabalak na desisyon, and of course, ihihingi ninyo sa pamamagitan ng inyong pananalangin, ang Espiritu Santo ang gagabay sa inyo at ang inyong mapipiling desisyon ay kaaya-aya
sa paningin ng Diyos at magiging mabuti para sa inyo. Alalahanin po natin na si Nicodemo ay isang Pariseo sa ating Ebanghelyo, na kung saan alam niya ang lahat, lalong-lalo na ang musaiklo. Kaya nga sinabi dito ng ating Panginoon, Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Ito yung pagpapakilala kay Nicodemo na alam niya dapat ang mga batas, subalit hindi niya nauunawaan. Dahil alam natin ang mga Pariseo na sarado ang utak, sarado ang isip na tanggapin ang mga bagong bagay na itinuturo ngayon ng ating Panginoon. At ito rin ang sinasabi sa ating unang pagbasa patungkol sa Espiritu Santo. By the way, sa aming pag-aaral ng Scriptures, ang tawag po sa Acts of the Apostles, ugawa ng mga apostoles na pinanggalingan po ng ating unang pagbasa, ay tinatawag din pong gawa ng Espiritu Santo. Mga gawa ng Espiritu Santo dahil ang nakasulat dito ay ginamit lamang ang mga apostol ng Espiritu Santo para magampanan nila ang kanilang ginagawa. Sabi sa ating unang pagbasa, ang mga tao at that time ay nagkakaisa. Sabi nga dito ay ibinebenta ang kanilang mga ari-arian at pagkatapos ang pinagbilhan ay parang centralized, ipinapamahala sa mga apostol. At ang mga apostol ang bahalang mag-channel, mag-distribute ng equal na distribution. Kaya at that time, sa unang Kristiyano, walang mayaman at walang mahirap. Walang mahirap dahil walang mayaman. Ibig sabihin, nagkakaisa silang lahat at nagtutulungan, nagbabahaginan. Kaya nga sabi ng isang obispo ay, kung tutuusin, hindi naman mahirap ang Pilipinas. Hindi po tayo salat sa natural resources, sa kayamanan. Dangan nga lamang ay mayroong mayayaman talaga. Nasabi nga sa survey, 50 million ng mayayamang tao ay kayang iangat ang buhay kung magkakaroon lang ng pagbabahaginan. Ano? At ito ang pinupuntusan po sa ating unang pagbasa na kung saan ito'y gawa ng Espiritu Santo. Hindi ito magagawa ng tao kung walang gabay ang Espiritu Santo. Sa pagpapakilala ng ating Panginoon ngayon kay Nicodemo, kung ano ang Espiritu Santo, kung anong paggabay ang ginagawa ng Espiritu Santo, ito rin ang hamon sa atin ng ating Panginoon. Na naway ma-recognize natin ang ikatatlong persona na gumagabay sa atin. Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin, Espiritu Santo ang nag-aakay sa atin para tulungan ang nangangailangan, para kaawaan ang dapat kaawaan, at para gumawa tayo ng anumang kabutihan na ninanais ng ating Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kaparehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay, at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksan ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana kayang lumuhod manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tuwa.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria, ang ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng amin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana ka sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kayo ay kaibigan ko. Magsitayo na po ang lahat. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan nang ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaan ito. Mangyaring makipugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisan para sa inyong mga tulong at donasyon. Iwang blessing of grand opening ng ating mga kapiyo Osteria ay mahigit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, ngayon pong darating na linggo, ay 23 ng buwan, araw ng pagpagaling sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses po at healing liturgy na may paggawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 12 ng hapon. Wala pong misa ng 4 ng hapon at 6 ng gabi. 5, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng karunungan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR's office o sa mga station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Pansin sa
Salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, nabuhay na si Kristong ating hari at manunubo.